Hello mga katuka, gusto ko lang kayong bigyan ng konting update sa nangyayari na sa ating mga 1 month older, ito mga 1 month old na tong mga RIR, tsaka yung BA natin or Rhode Island Red Black Australorp, together with the broiler chick. Ngayon, I decided to release them out, yung mga broiler chick natin, since they are about 25 days no old na, and I think they're ready para dito sa klima sa labas. Yan. Pero afternoon ay ipapasok pa rin natin sila sa kanilang brooding pen or brooding enclosure. And also kaya ko rin sila siguro nilabas ay gusto kong nag-decide ako na ilabas na sila dahil siyempre gusto ko rin na maging kahit papano productive sila at parang free range din sila, nakakapag-exercise sila kasi nagsisimula na silang magtukaan dun nga sa brooding cage natin. So yan, nakakatakbo-takbo sila, nakakapag-hunt sila kahit papano ng kanilang pagkain, nagtatrive sila. At syempre, kung paano ko trinatrato yung aking mga Jersey Giant, yung aking mga Chabo, Bantam, ay ganun ko din sila trinatrato. Talagang masasabi ko na kahit paano, etong broiler chick na to, or etong magiging broiler experiment natin na to, ay magiging talagang high quality yung kanilang meat kasi magiging free range sila eh. So, kung mapapansin nyo, ito, mas naging vigorous sila, mas naging agile at maliksi, hindi kagaya ng pag nakakulong lang yung mga, 'di ba, yung mga ordinary na mga nag broiler chick is dun lang talaga sa loob ng mga enclosure. So, ito, parang naisipan ko lang na experiment broiler natin na naka free range. Tapos free range na nandito pa sa city, nandito pa sa subdivision, sa syudad. So tignan natin kung anong maging outcome. Right now they are about 750 grams each. Ang pinakamaliit na ano ko ay 620 grams, yun. 620 grams. So masasabi kong maganda yung resulta ng pagpapakain natin sa kanila ng... Kasi, mixed siya eh. Ang ginagawa ko kasi, kung ano yung pinapakain ko sa mga heritage chicken natin, kagaya nito mga to, ay yun din yung pinapakain ko sa mga broiler. Eto, kung mapapansin nyo, hindi ko sila pinakawalan ngayong araw yung mga heritage dahil alam ko, papakawalan ko yung mga broiler. Para hindi naman sila magkagulo masyado. Dahil maliit lang yung spasyo natin, ina-acclimate ko pa sila. Nang sa ganun, hindi rin sila mabigla kung what it feels like to be outside, diba? So, yan guys. So, kung ano yung pinapakain ko, let's say, pinapakain ko ng Azolla tong mga heritage. Pinapakain ko ng sapal ng nyog. Pinapakain ko ng kanin. Whatever na kinakain ng mga heritage, yung mga malalaki, ay yun din yung kinakain ng ating mga broiler. But syempre, I started out with them sa starter na mash, start or yung kanilang pare-pareho eh. Nagsimula ako sa booster. Tapos, yan. Ngayon, kahit papano, magwa 1 month na sila, i-adjust ko na yung kanilang feeds sa from booster to pwede ko na silang i-maintenance. High protein pa din. So ayan guys, ang ating update dito sa ating mga broiler chicken. Well, apparently broiler chicks pa din, 25 days pa lang sila. At tignan nyo oh, at least magkakasama sila at nakakapaghalubilo na sila sa kanilang mga kapwa manok. So, hindi na sila kahit papano ay mga underrated, kumbaga. So guys, kita-kita ulit tayo sa ating mga susunod na vlog. Salamat sa panonood dito sa ating channel.
Bye mga katuka.